Hi guys, at sa lahat po ng mga tattoo artist dyan, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking munting natuklasan o natutunan. Ito po isang pamamaraan sa paggamit po ng stencil. Okay, pero bago po ang lahat ng yan, akin pong sabihin lang sa inyo na natuklasan ko po ito noon pong 2009. Ako po ay part-time po sa isang opisina at nagpe-print po ng mga invoice or mga quotations. So napansin ko po na yung pong printer po na ginagamit namin, which is tinatawag po na dot matrix printer, yun po para pong sumagi sa isipan ko na baka pwede pong gawing stencil. Okay, so akin pong nasubukan yun. So akin pong ipapakita sa inyo kung paano po gagawin yun. Okay. So ito po siya. Okay, mayroon po tayo ditong stencil paper. Okay, then mayroon po tayong bond paper. Okay, teka lang, akin po muna itong okay. So ngayon po, ito po yung napili kong i-print natin. Kita nyo naman po yung detalye, di ba? Sobrang detailed po niya, no? Kung ito po'y gagawin nyo sa manual na pag-stencil, ay sigurado abutin kayo ng isa o dalawang oras nito o mahigit pa. Sa sobrang detailed po niyan. Okay. Pakita ko po sa inyo ibang mga na-print ko. Ito lang yung mga, ito yung kanina. Okay. So yan, kita nyo naman po. Madami po yan, iba tinapon ko na. Okay, so ito po yung printer natin. Yan. Dot matrix printer. So nabibili po ito sa mga, kahit bumili lang po kayo sa mga mga sikanhan. Ito nga sikanhan lang po ito, bigay lang din po sa akin to. Yan. So salamat pala sa nagbigay nito. Shout out Gpoy. Pastor Gpoy. Okay, ngayon po susubukan nating i-print ito, yung akin pong napili na i-print. Okay. So i-turn on muna natin. Okay. Nga pala, may ito, may tinatawag itong carbon. So tinanggal ko po ito. Pwede din po ikabit, pwede din pong tanggalin. Kasi ang importante naman yung itong natin stencil paper natin. Okay, so bago po ang lahat ay ito po ay gagamitin ko lang sa pag-edit po nito, ay Word lang po ito, MS Word. Okay, so kasi di po ako marunong mag-Photoshop. So dito kunting edit lang, highlights mo lang, format. Kunyari, ito yung pinaka-default nyo kanina. Ganyan lang siya. So ginawa ko lang po correction, tapos ito hinighlight ko lang ng gusto, yun, nagbabago siya. Medyo mas tumingkad. Okay. Ayan. So may konti naman pong edit sa sa MS Word. Pero kung marunong po kayo mag Photoshop, mas mainam po yon, mas advanced inyo yon. Okay, so konti lang naman. Ngayon po ay i-print na po natin. Okay, so bago po yan, ganito ang gagawin natin. Ito pong carbon. Carbon. Ito pong stencil paper natin. Okay, so tanggalin natin to. Okay, so dito tayo mag-print. Yan, yung puti na yan. Okay. So ngayon, para po hindi siya mapunit, kasi
Yung Dot Matrix Sprinter po ay may mga needles po yon sa loob po ng ano ng yun pong nagpiprint diyan sa loob. Okay? So ngayon mapupunit 'yan kung hindi mo siya lalagyan ng papel. Okay? So ngayon ilalagay natin tong papel dito. Okay, A4. So ngayon isasalang po natin. Okay? Simple lang. Napakabilis po nito. Okay, so ngayon po isasalang natin. Okay, ito. Okay. So ayan na, nasalang na natin. Okay, ano po siya ha? Face down. Okay, so doon po siya magpiprint sa ilalim. So baliktarin mo po yung ano nyo, stencil paper. Alright, here you go. Pagpasensyahan nyo na, ako po'y mahiyain. Okay, so i-print po natin. Okay, so sa settings po ng printer natin, may ano po yan, advanced settings. Baguhin natin ang konti dito. Okay, ito po kasi may 180 dots, meron din pong 360 dots. Ito pong 360 dots, napakaganda po niyan kasi sulit na sulit po yung print out niyan. Okay, so piliin niyo po yung ano, yung ganitong model po ng Dot Matrix printer, or basta po may ano tawagin ay 360 dots. Ayan, so maganda po yung ganyang klaseng ano, Dot Matrix printer. Alright, tuloy-tuloy po tayo. So okay, then print. Ayan na, i-print na po yan. Okay, ganyo, timean nyo ha. So within 1 minute, tapos na po yan. Okay. Pag-isip muna tayo. So, sa lahat po ng mga nag-request na at nagtatanong kung paano ko ginawa yon, so, ito na po yung kasagutan nyo. Okay. Sana po makahanap po kayo nito ng gayetong klaseng printer. Medyo may kamahalan siya kung ano siya, brand new. So pumunta po kayo sa mga pagawaan po ng mga printer or mga computers. Yan. May mga sikanhan yan. Nabibili po dyan. So napakalaking bagay po talaga. Sobrang laking bagay. Kasi kung magmamanual ka niyan, ako po, ang sakit sa kamay. Okay? So, ito na. Ayan. Kita niyo yan, no? Pencil. Ito kasi, gamit na tong papel na to eh. Kaya may print out sa likod. Ayan. Yun, tapos. So, ito na po. Ayan. So, kita nyo naman yun, oh. So, ito po yung gagamitin mo ngayon. Ibakat sa bahagi ng balat. Okay, so yan. Kita nyo. Yan na. Kita nyo. Napakatibay nyan. Pag binakat yan, lalo pang lilinaw yan. So, yun lang po. Salamat po sa mga nanonood at
paki-like and share na lamang po itong video natin. Mabuhay po kayo, mga Ludie.